araw, naisip ko na nakataba-taba ako na gusto ko na mag-exercise. Pumunta ako sa garden na malapit sa building namin kung saan ako nakatira. Tapos naglakad-lakad ako doon, nagpistin ako ng maalas size. Ngayon na guys, tingnan nyo naman ang bata. Masyang masaya, lalaro sa umagang-umaga. Nabayaan natin ang nanay niya. Tapos ganun nga, yan, tingnan nyo, magaganda yung mga damo-damo dyan. Kasi may araw-araw mo yung punta dyan, nag-aalaga talaga. Nilinisan, tapos may pinoon yung tubig para madiligan lahat ng mga tanim, pati damo. Tapos yan, nag-exercise ako ng napo naman ako bigla. Sandali lang naman ako. And ganyan lang yung exercise ko. Yung takot, lakad-lakad ng dalawang bisis. Nag-video pala. Hindi nag-exercise, nag-video. Tapos, yan. Tapos napagod siguro ako, paikot-ikot. Yan na nga, napunta ako doon sa may pinakadulo. Kasi malapad din yung lugar na yan. Parang more than 1 hectares din yung lapad niyan. Tapos pumunta ako sa dulo doon, yan. Inaupo ako doon kasi napagod ako. Kinig ako ng mga, tawag nito, yung mga tunog ng mga huli ng ibon. Tapos ang nangyari, sarap yung yung tawag nito, yung hangin, yung araw, na hindi pa masakit kasi magag-maaga pa. Tapos wala masyadong tao ako, parang ila-ila lang yung lalakad na dyan . Tapos nang punta ako sa malaking puno, kasi may mga bench naman dyan, naupo ako ng sandali. Ang sarap pakinggan sa tayo yung ma-relax ka ba, ma-refresh ka na pinig ka sa mga huli ng ibon. Daming ibon dyan . Tapos tawag nito na, parang naupo ako, biglang may tumabi sa akin, nagulat ako. Pagkatingin ko pusa man to. Nung una natakot ako kasi baka inisip ko na makagatin ako o ako kasi neighbor ko naman next to yan nagkaroon ng alaga na pusa. So medyo hesitant pa ako na hawakan siya o approach siya, baka bigla ako amrosin ba. Magkaroon ako ng street smart sa mukha. Pero yun na nga, parang first time ko sa patas, sobrang lambing nito. Tapos yung mukha niya, hindi nga parang hindi naman to, yung pusang gala ang mukha niya. So, parang malinis siya. Tapos niya, ganyan nga. Siya, yung naglalambing. Gusto niya yung hawakan. Ay, nako. Kaya hawak din ako ng hawak, pero tingin ako ng tingin sa paligid. Lingon ako ng lingon. Kung sino yung may-ari nito? Naisip ko ba, nag-walking din yung may-ari. Tapos inayaan lang siya na magkalat-kalat yan. So, hindi ko talaga inisip na tinapo na pala siya ng may-ari. Nang siguro yung baka nag-for good na yung may-ari. Tinapo na siya sa labas. So, doon siya napunta sa marami dyan . Tinatapon lang sa mga dagat, sa gilid ng dagat. Iba-ibang breed pa ng klase ng pusa. Makikita mo doon. Tapos doon nga yung sa akin na yan. So, wala talam na hindi talaga siya pusang gala. Gusto ko siya kasi lambing niya nga. Actually, ayaw ko ng pusa. Kasi takot nga ako. Kasi wala lang hamrosin, di ba? Ang dami ko nakitang video na parang ang bait-bait. Tapos bigla ka lang hamrosin. Parang may phobia ako na kahit na hindi ko pa naranasan. Parang hindi ko na-imagine. Pero nung na-encounter ko to si Smoke, yun nga lang nga. Parang sabi ko, ang bait nito. Parang naibatwa. Parang gustong-gusto ko na kagad siya i-ampunin. Tapos biglang may dumating dyan na babae, sir, yan siya tao, basta ibang lahi, na araw-araw pa rin siyang nag-feed siya. Bibigyan na pagkain yung mga galang pusa dyan. Para may, sila, grupo at organization ba yan, na mga napapakain, bibigyan na shelter sa mga galang pusa ba, na kinawawa, tinapon, mga ganun. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo adaptin siya. So, sabi ko, wala pa akong pusa, wala akong experience. Pero sabi ko, parang naglalang isip ko kasi feeling ko, parang yung puso ko nahulog na doon na parang gustong-gusto ko na siya. Tapos sabi niya, may Arabo doon na gustong mag-adapt noon kasi matagal na daw niya yan yung sinasubaybayan kasi gusto niyang hulihin. Tumatakbo pang nakita siya, siguro may phobia, baba kailang bisis na sila yan nag-meet. Tapos sabi ko, sige, sabi niya, pag puntahan ko muna yun doon, ha?
pag kinuha niya, tatawagan ko yun, pag kinuha niya, eh, hindi na kita i-message. Pero pag hindi niya kinuha, eh, ikaw na lang mag-adapt niyan. Sabi niya, kawawa yun, baka mamatay yan sa labas ba? Kasi nga, ganyan yung lahi na yun, maglahibo niya, hindi dapat yan sila sa labas. Lalo na, grabe yung init dito sa Kuwait, di ba? Parang aabot sa 50, minsan sobra pa nga yung init. So, sabi niya, mamatay na lang yan dito sa labas pag walang kaalaga niyan. Tapos, naawa man ako, sabi ko, ano ba, eh, ano ko na, parang, napilitan ba ako, ano, gusto lang, gusto ko na siya na, ano ba, na kasama sa bahay. So, yun na nga, ang nangyari, eh, hinatid ng babae sa bahay, kasi ano na, wala daw mag, ano, hindi na sumasagot yung mag-atap na whatsoever, kung totoo man o hindi. So, nandito, kaya nandito si Smoke sa akin, dinala ko siya sa clinic, pinabaksin na ng dalawang bisis, so next year pa yung next vaccine namin. Ngayon, 2 months siya, payat yan siya, na ano, maglayibo lang siya, hindi mong pansin na payat siya. Pero ngayon, taba niya ng bigat na Diyos ko, para siyang ano, pawikan. Nito, ganun lang, hindi siya, ano, hindi siya mahirap alagaan, mabait siya sobra, kahit katayan na nga. Eh, bawal nga sila pala paliguan yan dapat ng lagi. Eh ako, para akong nabaliw. Yung sinabi ng doktor na may fungus siya, pag bumili ako ng anti-fungus, ano, antibacterial ba yun na, ano, na shampoo. Halos gusto ko every week may paliguan ko siya kasi gusto ko siyang mabango. Sabi ng kasama ko, baka gusto matapatayin. So, alam niyo ba, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi talaga siya ng hamros, hindi siya talaga, basta sobrang bait niya, ewan ko ba. Kaya, okay na rin sa akin, at least may kasama din ako sa bahay. Sila nga ako kasama. Parang nakaka-relax din siya pag dumating ako sa bahay. Umiiyak na yan siya sa loob, maririnig ko na yan bago ko buksan yung pintuan na ano na sa my flat ko na ano na iyak siya. Ibig sabihin, alam niya na nandun ka na paglabas mo ng elevator, kahit nasa elevator pa lang ako sa harap ng flat ko, ano, tawag nito. Naiyak na yan siya, maririnig ko na siya kasi doon sa floor namin, ako lang yung may pusa ata. O dahil yung flat ko nasa harap lang mismo ng elevator, so maririnig ko na lang yung umiyak yun siya na sabihin buksan ko yung pintuan kasi naamoy yun siguro ako na nasa labas ako. Tapos sabi daw ganun eh, namimiss daw tayo yun ng mga ano, lahat na lang nag-aalaga ng pusa pag ano, naamoy na nila yung may-ari, namimiss daw nila yan pag wala sa bahay, kaya ganyan yung karakter nila. Kaya ngayon nga lang, para lang akong katulong, araw-araw akong maglinis kasi marami siyang balahibo sa sahig. So, minamap ko talaga, may map ako na special para sa bintana, di ba? Ginawa ko na rin map sa sahig. Ganun lang yun. Ay. So, yan lang guys, ang story ng kung paano kami nag-meet ni Smoke.